stabilization plan? It's very serious, no? Sabi ko nga, may mga nagre-recruit na mga kilalang personalidad na former senior officials of the AFP and the Duterte administration. Meron ba mga na-identify na nagre-recruit? Yes. Can you share us some or one? Well, hindi natin ma-share kasi constantly minomonitor pa sila. Active? No. Retired. Retired military officer? Retired na konektado kay Duterte. Former cabinet? Yes. Lalaki, babae? Retired dito. Retired former retired AFP officer na naging kabinete ng Duterte administration. Pero sa tingin nyo na-check ito ng militar, na AFP, na-check na ito? Yun ang nakakalap namin from our sources na minomonitor itong mga ito. May economic sabotage din po ba silang ginagawa? I believe, well, based on sa information na nakalap namin, mga Davao Group din yung mga nagmaniobra doon sa pag-increase ng presyo ng sibuyas, sukal, at iba pa. So, yeah. Sir, isa pang tanong, medyo makulit ako, pasensya na. Ano yung ginagawa ni Senator Bato na yung investigation, part ng destabilization plot? Yes. Ako ay naniniwala na parte ng destabilization efforts itong ongoing hearing ni Senator Bato de la Rosa. Part ng kanilang communications plan ito, ito yung nakikita nilang isang posible mag-agitate sa taong bayan at sa mga membro ng AFP. No? They're hoping to break through para matuloy na yung kanilang ouster plot, at pagka napatalsik nila si President Marcos, iupo nila si Sara Duterte. Sir, edyo kahit may ignorance or innocence, paano mapapatalsik ang Pangulo through that Bato investigation? Ito, part lang ito ng communications plan, no? Ito para painitin at paingay ng gusto, at ididikit dyan yung yung economic situation natin. So maghahanap sila ng paraan para na mahila nila, makumbinsin nila yung taong bayan na umaklas, no? At more importantly, para makakuha sila ng suporta sa AFP. Sorry, isa pa. Again, pasensya kulit ko. Nabanggit yung June, July, lalabas yung, at least yung first batch ng arrest warrant. So meaning yung destabilization ay magpipik as June arrive? Palagay ko, coincidence lang yan. Kasi itong pag-i-escalate nila ng kanilang destabilization efforts, eh magkoconcide ito doon sa June 30 na date kung saan magtutuyos na ang termino ni Vice President Sara Duterte, and therefore kung makakapwesto siya after that, eligible siya for re-election sa 2028, just like what happened noong kay GMA. GMA. So ang tinatarget ay 10-year rule. Yes. Isa yon sa tinatarget. Kasi sinusubukan nila before, kung natuloy yung kanilang coup, rebellion, withdrawal of support, people power, kung ano man, ay pwedeng si Duterte mismo ipipwesto nila, or kung by impeachment, si Sara Duterte ipipwesto nila. So, yun yung kanilang mga options. Sabi sa arrest warrant na maaaring lumabas, magiging crucial pa rin ang papel ng Supreme Court. Of course, alam natin kung sino nag-appoint ng 12 o 13 mahistrado ng Korte Suprema. Yes, magiging crucial yung kanilang magiging desisyon.
paglabas ng warrant at idadaan ito sa Interpol. I can almost predict na magpa-file sila ng petition for TRO para siguraduhin hindi makagalaw yung PNP at ma-aresto sila. At yan ngayon ang magiging next milestone, no? Dito sa paghanap ng justisya sa mga namatayan ng dahil sa EJK. Ngayon, kailangan din natin sabihin na yung Korte Suprema a few years ago, naglabas sila ng desisyon na basically affirming na may jurisdiction yung ICC noong panahon na miyembro pa tayo. No? At sabi nga doon, eh hindi dapat valid yung withdrawal kasi unilateral on the part of Duterte yung ginawang withdrawal. Kailangan may concurrence pa rin ng Senado. Pero ginawang moot and academic yon kasi naging effective yung withdrawal noong March of 2019. So since from November 2011 up to March 2019, miyembro tayo. Nag-desisyon yung Korte Suprema doon, 15-0. So it would be very difficult for them also to kumbaga overturn their own decision. Plus the fact na kung idadaan sa Interpol yung warrant of arrest, again, kahit na wala, hindi tayo miyembro ng ICC, pero miyembro tayo ng Interpol. May international agreement tayo. Ang ICC naman, may cooperation agreement with Interpol, kaya pwede sila magpasa ng red notice dyan. At gaya nga itong kaninang sinabi ko nung simula, base sa ating impormasyon na nakalap, na latest, doon sa 50 plus former and active PNP officials na sinulatan ng ICC, meron doon mga nag-cooperate at yung mga hindi nag-cooperate ay malamang sa malamang mai-issuehan ng blue notice or yung tinatawag nilang blue diffusion na kung saan pag lumabas sila ng bansa, kung saan man sila pupunta ay maharang sila sa immigration pa. Yun ay yung next step sa kanila doon sa mga hindi nag-cooperate. Tapos, ito nga, aside doon sa 50 plus na yon, merong 8 persons of interest, kasama na dyan yung main suspects na sila Rodrigo Duterte at Sara Duterte. So, kasama na sila doon. Meron pang mga non-PNP personnel or at matter, former senior officials of the Duterte administration na persons of interest. Baka may tanong kasama natin sa media din. Hello sa lahat ng mga follower ni Dintoy Marshall TV. Binabati ko kayo. This is me, Sanka Janjan. Anyway, at ayun, subscribe niyo pa yung channel ni Dintoy Marshall TV. Isang solidong at malupit na solid Marcos at malupit na vlogger. So ayun, subscribe niyo na. Maupay na unto, Sankay. Maupay man yung